Sa pumuling pinagpalang araw sa bawat sa atin, mga ka-AAP. Salamat po sa Diyos na tayo pumuli ay biniyayaan ng panibagong araw para patuloy na makipagniig sa Panginoon at tumanggap ng kanyang pagpapala inilaan para sa buhay ng bawat isa. So bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Salamat po muli, Ama, at kami po ay biniyayaan mo ng kalayaan para makalapit muli sa inyo. Para una sa lahat, lugurin ang iyong pangalan at the same time, Lord, tumanggap mula sa mga biyayang nilaan mo sa bawat isang naghahangad at nagsusumikap na lumalapit sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa po muling kagalakan, mga ka-AAP, na ipagpatuloy yung aking pong pinutol o naging part 1 ng aking ibinahagi last time. So gusto ko pong ituloy iyon dahil napakahalaga pong maintindihan po natin na every time na tayo ay lumalapit sa Panginoon ay meron pong magandang nangyayari. So ayan po ang aking verse ulit sa araw na ito ay yung pong James chapter 4 verse 8 sa New Living Translation. Sabi niya, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. So ang title po ng ating topic ulit ay the same, draw near to God. So nakita po natin na wala pong ibang hangad at ninanais ng Panginoon yung patuloy po tayo niyang maakay na piliing lumapit lagi sa Kanya. At gaya ng naishare ko po sa inyo nung part 1 nito ay wala pong automatic na paglapit sa Panginoon. It involves intention, it involves discipline, it involves desires, at saka decision. Yan po yung kailangan po natin tandaan na every time lumalapit po tayo sa Panginoon, ay kailangan natin bigyan ng puwersa. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung wala po tayong gagawing intention, decision, na lumapit sa Panginoon o discipline na gagawin sa Panginoon, sinisigurado ko po at maging ang salita ng Panginoon, automatic yan, i-drift away tayo sa Panginoon. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, kailangan daw nating piliing gumawa ng desisyon na piliing lumapit araw-araw sa Panginoon. Dahil etong mundong ginagalawan natin, napakalakas na pwersa yan na siyang current na humahatak sa atin para lumayo sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na meron siyang salita na nagpapaalala sa atin para kung sakasakali, feeling natin ay parang may napapalayo na tayo sa Panginoon, nakakaramdam na tayo ng kakaiba dahil feeling natin napalayo tayo sa Panginoon, sa araw na ito, nawa mahatak ulit tayo, malabanan natin yung pong tinatawag na gravity o yung current na nagpapalayo sa atin, palayo sa Panginoon. So ayan po ha, ang drawing near to God ay hindi po automatic na mangyayari yan, pero yung drifting away na salita na kung wala tayong gagawing pagdidisiplina ng lumapit sa Panginoon, automatic yan, lalayo tayo sa Panginoon. Okay? So, kagaya na naishare ko po last time,
na ang isa po talagang dahilan bakit po tayo napapalay sa Panginoon ay yun nga po, gawa ng kasalanan. Pero nagbigay naman po ng mga paraan ng Diyos na kung ano ang dapat natin isaalang-alang every time na lumalapit tayo sa Kanya. Of course, number one, yung pong patuloy tayong humihingi pag-amin na tayo po ay na tatalsikan, nadudumihan ng mga iba't ibang mga pakana ng kasalanan habang tayo po ay namumuhay sa napaka-putik na mundong ginagalawan natin. Okay? Pangalawa, yung pong puso natin na mandaraya ay talaga naman pong kailangan natin yan ipinapasearch sa Panginoon para nang sa ganon, lahat na mga hindi kaaya-ayang saluubin, dinadala ng puso natin, motibo man yan, ano man yan, mga desires na yan ng puso natin, mai-align sa gusto ng Panginoon. Take note, wala pong po pwedeng makapag-aayos sa pusong ito kundi ang Panginoon. Kaya napakahalaga everyday, isinosurrender din natin yan sa Panginoon para lang sa ganon, yung mga hindi kaaya-ayang tibok ng puso natin, sa paningin niya ay iayos din ng Panginoon. And then pangalawa, yung pagiging double-minded natin, yung pabago-bago isip, gusto, hindi, ayaw, gusto, parang ganon. So wala po tayong nai-establish minsan na pag-focus na lumapit sa Panginoon kasi pareho natin gustong puntahan yung pagiging double-minded natin. Gusto sa kaliwa, gusto sa kanan, ayaw ko, gusto mo, parang ganon. So para single-minded lang daw po tayo, piliin natin lumapit sa Panginoon. So, yung pong gusto kong iwan sa atin ngayon ay yung pong mga ilang napakagandang benefits po kapag ka po na-establish po natin na ilapit ang sarili natin. Tandaan nyo, ang buhay na malayo sa Panginoon ay nakakapagod, nakakadrain. At mararanasan mo yung iba't ibang mga kawalan sa buhay nito kapag tayo po ay napapalayo. Kaya tignan nyo po, once na nailapit natin ang sarili natin sa Panginoon at si Lord naman nailapit niya ang sarili niya sa atin, napakaganda po ang mga nangyayari. So may lima lamang po akong napaka-vital benefits po ito para sa atin every time na tayo po ay nakalapit ng totohanan sa Panginoon. Number one na benefits po kapag tayo po ay nakakalapit sa Panginoon ay yung pong tinatawag na tayo ay nare-refresh. Diba? Ang buhay minsan nakakapagod, ang daming nagdudulot sa atin na nagpapabigat sa buhay natin. So, once daw na nailagak natin ang sarili natin sa Panginoon, nailapit natin ang sarili natin sa Panginoon, tayo po ay nare-refresh. So, yan po isang magandang promise niya po sa Jeremiah 31 verse 25 sa The Message Translation. Ang sabi niya doon, I'll refresh tired bodies and I'll refresh tired soul. Napakagandang promise ni Lord na every time na tayo ay piniling lumapit sa Kanya, inilagak ang sarili natin kahit na marami po tayong kapagalan, kapaguran, kabigatan sa buhay na to, nare-refresh tayo. So ate, kuya, kung mayroon man po tayong kabigatan na pinagdadaanan sa mga sandaling to, mayroon tayong something na nagpapahirap sa atin, why not piliin mong lumapit na lang sa Panginoon at tanggapin ang refreshing blessing ng Panginoon. Number two, na napakagandang benefits po every time na tayo po ay napapalapit sa Panginoon. Yung makakasumpong po tayo. We may find mercy and grace. Saan natin makikita sa pangako ng Panginoon? Sa Hebrews chapter 4 verse 16. Sabi niya rito, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng
pangangailangan. Tanong, may pangangailangan ka ba, ate, kuya, na kailangan si Lord lang ang tutugon? So, anong kailangan natin? Huwag na daw tayong mag-atubiling lumapit sa kahabagang trono ng Diyos para nang sa ganon, ang biyaya at habag ng Diyos ay ating makakamtan. Number 3 na napakagandang benefits po every time na tayo po ay nakalapit ng totohanan sa Panginoon ay makakaranas po tayo ng fullness of joy. Alam nyo, sa mundong ginagalawan natin, sa buhay na ito na ginagalawan natin, nagkakandahumahog, kumahog ang maraming tao para hanapin yung tunay na kagalakan ng buhay na kahit wala, kulang tayo sa maraming material na bagay, pero dahil taglay mo ang kagalakan mula sa Panginoon, mas mapalad ka pa kaysa sa sobra-sobrang daming yaman ng mundo pero walang kagalakan. So sabi niya dyan, sa Psalms 16 verse 11, mga awit, 16 verse 11 ang sabi niya, ituro mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So napakagandang pangako ng Panginoon na every time inilalagak natin, inilalapit natin, isinusurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, makakasumpong at makakaranas tayo ng lubos na kagalakan sa buhay na ito. And number 4, we are protected by His power. Saan po natin makikita yung pangakong yan? Basahin niyo po ang Psalms 91. So yan po ha, bibigyan ko po kayo ng assignment para may bahagi po kayong gagawin, kasi napakahaba po kung ating pong isa-isahin na basahin yung Psalms 91, yung buong chapter na yon, makikita po nyo doon yung pangako ng Panginoon na divine protection sa sino man nakakasumpong ng kanyang pagkalinga at pag-iingat. And then lastly, na gusto ko pong iwan na napakagandang benefits po every time na tayo po ay nakakalapit sa Panginoon, na tayo ay makakasumpong ng tunay na kapahingahan sa kanyang presensya. We find rest in His presence. Anong sa natin makikita yan? Sa Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan lubha sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Diba? Napakaganda, mga ate, kuya, ang mga pangako ng Panginoon na inaalok sa bawat sa atin. Kanya nga lang, kailangan mong gumawa ng aksyon at desisyon na piliing lumapit lagi sa Panginoon. At siya naman na nangako na every time na lumalapit tayo sa Kanya, siya din ay lumalapit sa atin. At doon natin nasusumpungan ang Kanyang mga magagandang pangako sa buhay natin. Nawa mga ate, kuya, meron po tayong natutunan, natanggap ngayong araw na ito, makakatulong sa atin para tahakin, sulungin ang buhay na ito na may pagtatagumpay. Tayo manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito, nakatanggap po kami ng iyong mga pagpapalang pangako mula sa iyong mga salita para dulutan po kami ng buhay at pag-asa, katatagan, kalakasan, karunungan at pagtatagumpay sa pagharap ng mga iba't ibang hamon ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging magkaroon ng determinasyon at desisyon, kalakasan na lumalapit lagi sa iyo. Pagpalain mo po, Ama, ang mga nahihirapang nakakalapit sa iyo, tulungan mo po sila sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Salamat po muli, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli, mga ka-KAAP, hanggang sa susunod po. God bless and bye-bye.